Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang naaagnas na tricycle driver. Miyerkules, 13 araw ng Disyembre ng taong 2023. Isang tipikal na araw para kay Jerson. Maagang gumising ang edad 21 binata at nagtimpla ng kaping may inom para mabuhay ang tila natutulog pa niyang diwa. Nang mawala na ang antok ay saka siya nagtungo sa banyo para maligo. Ilang minuto rin siyang nagtagal doon dahil pakiramdam niya ay napakainit ng panahon. Kahit pa huling buwan na ng taon kung saan dapat ay giniginaw na ang mga tao dahil sa lamig. Pagkatapos maligo, ay patakbo siyang nagtungo sa kwarto dahil nakalimutan niyang dalhin ng tuwalya kanina. Mabuti na lang talaga ay siya lang mag-isa ang nakatira sa inuupahang studio-type room ng dormitory. Nagpunas siya ng katawan at saka masiglang humarap sa life-size mirror na nakadikit sa wardrobe. Ah, ba na talaga panahon ngayon? Samantalang dati September pa lang ang ginaw-ginaw na. Kapag maliligo ng ganitong oras, kailangan naka-heater na. Pero ngayon, putik, need ko pa rin ng 2 times maligo sa isang araw para lang ma-preskuhan. Ang init! Natural na rin sa binata na nagsasalitang mag-isa sa tuwing nakaharap sa salamin, na parabang kinakausap ang sarili. Paraan niya rin kasi ito ng pagmo-motivate sa sarili bilang isang introvert na kabataan. Napaismid siya matapos makita ang balbas at bigote na nagsisimula na namang umusbong. Baba, ang bilis niyo talagang magsipagtubuan ha? Bigyan niyo naman ako ng break. Ay, bahala nga kayo dyan. Di ko muna kayo aahitin. Nagsimula na siyang magbihis at tila nagrereklamo sa sarili na mag-ayos ng mga kakailanganin papasok sa trabaho. Nako, Jerson, kung di mo lang talaga kailangan ng pera, kahit matambak pa ng trabaho sa opisina, hindi na ako papasok. Kafile na kagad ako ng early vacation. Buhay nga naman, oh. Nagtatrabaho para lang magbayad ng mga bills. Wetots! Sa edad na 21 years old, naging independent na ang binata matapos siyang makipagsapalaran sa Maynila. Pagkatapos makagraduate ng Bachelor of Science in Computer Science, mabuti na lang talaga kahit papaano ay pinalad ang binata sapagkat natanggap siya sa isang magandang kumpanya. Nagdesisyon siyang mag-dorm para na rin makaiwas sa gastos sa pamasahe dahil kung mag-uuwian siya mula sa malayong parte ng Bulacan papunta sa Maynila ay malaki-laki ang magagastos niya sa pamasahe pa lang, pagod pa sa biyahe. May maganda man siyang trabaho subalit sa patuloy na pagtaas ng bilihin sa Pilipinas ay kung minsan ay inaabot din siya ng petsa de peligro. Nang umagang yon, upang hindi siya maabutan ng nag-uunahang mga tao at heavy traffic gawa ng papalapit na Kapaskuhan, kaya naman nagdesisyon na ang binata na maghintay ng tricycle na masasakyan palabas ng kanilang maliit na village. Noon talaga kasi ay nilalakad niya lang papunta sa kanto kahit nasa dulo ang inuupahan niyang dormitory. Subalit sa araw na yon, matapos siyang mapansin na higit kalahating oras na siyang late sa oras na itinakda niya para sa sarili kapag aalis ng bahay, ay tinakbo na niya ang tricycle-an. Isa lang ang nakita niyang tricycle na nakatambay ng mga oras na yon. Napansin niya rin na parang luma na ang nasabing motorsiklo. Dahil kitang-kita niya ang kalawang sa malayo pa lang. Napansin niya na nga rin na parang may mga lumot-lumot sa bubungan, kaya napakunot noo siya habang papalapit doon. Grabe naman yung may-ari ng tricycle na yon. Parang lumang-luma na pati nilulumot na. At saka parang ngayon ko lang nakita yung tricycle na yan dito. Bago lang siguro. Natigilan siya matapos mapansin ang driver na nakahiga at pabangon pa lang mula sa pagkakahiga sa driver's seat.
Yun nga lang ay hindi niya naaninag ang mukha ng tsuper sapagkat napabaling agad ang atensyon niya sa kaliwa matapos marinig ang isang busina. Paglingon niya, isang tricycle ang dumaan at tuminto sa kanyang harapan kasunod ng pag-alok sa kanya na sumakay na. Wala namang sinayang na oras ang binata. Sumakay na siya sa loob kaya agad umandar ang nasabing pampasaherong sasakyan. Kuya, sa kanto lang ha, sasakayan ng bus. Natigilan siya sa pagsasalita dahil paglingon niya sa kinaroroonan ng kinakalawang at tila nilulumot na tricycle na nakaparada ay bigla na lang nawala ito roon. Napakunot noon na naman si Gerson habang nalilito sa mga pangyayari. Napabulong tuloy siya sa isipan habang nakatingin sa tricyclean. Ang bilis naman na wala ng tricycle na yon, na hindi ko man lang napansin. Lumingon-lingon pa siya ng pasimple sa likuran sa pagbabakas sakaling makita ang lumang sasakyan. Subalit wala talaga siyang naaninag. Hindi na lang niya yon pinansin pa at itinuon na lang ang sarili sa pagtingin sa daan. Kahit tila tamad na tamad pa rin siya. Pagkarating sa kanto ay maswerte ang binata dahil kakaunti pa lang ang mga tao na nag-aabang ng masasakyan. Eksakto rin na may bus nang huminto, pagkababa niya at pagkabayad sa tricycle driver. Mabuti na lang talaga at naisipan niyang mag-tricycle dahil hindi nga siya naabutan ng heavy traffic at maaga siyang nakarating sa kanilang opisina. Pagpasok sa kanilang department ay sinalubong niya kaagad ang mga kasamahan ng magiliw na pagbati. Good morning everyone! Wednesday ngayon tapos eksakto 13 pa. Sinong nakareceive na ng 13-month pay dyan? Bekede man! Nagtawanan ng mga ka-department ng binata pagkarinig sa sinabi niyang yon. Nakita pa niya ang kaibigan na si Denver na sumenyas ng thumbs down bago magsalita habang natatawa. Nga nga pre, malamang sasabihin niya yan sa sahod. Ano, gigimik na ba tayo niyan? Itagay niyo na lang ako pre. Alam niyo namang buong village ang binubuhay ko eh. Nagtawanan din ang iba pa nilang mga ka-department matapos marinig ang sinabi ng binata. Pucha! Wala ka pang asawa pero ang bigat na ng pasanin mo sa buhay, pre, ha? Oo, ganun talaga, pre. With great powers, also comes with great responsibility. Ay, putik! Ano ka, superhero? Ang lakas mo pala, inaka. Spider-Man ka ba? Nagtawanan na naman ang iba nilang kasamahan sa trabaho matapos marinig ang kanilang usapan. Mabilis na lumipas ang oras. Nairaos ni Gerson ang araw na yon. Eksakto alas 5 ng hapon nang pauwi na siya at nag-aya si Denver na gumimik dahil malaki ang nakuha nilang incentive sa araw na yon. Pre, sumama ka na. Bisan mo bago pa magbago isip ni Ma'am Jill. Napakamot na lang sa ulo si Gerson. Naiiritang pinagmasdan ng katrabaho. Oo na, mag-aayos lang ako. Nanto. O sige, hintayin kita sa parking ha. Sa akin ka na sumabay para hindi ka na mag-commute. Anak kasi ng tinolo, ayaw pang kumuha ng sasakyan eh. Mas malaki pa yung sinasahod mo sa akin eh, di ba? Hindi na nakaribat si Gerson dahil matapos yung sabihin ng kanyang ka-workmate ay lumabas na to ng opisina. Nang matapos siya mag-ayos, ilang minuto ang nakalipas ay lumabas na rin nga siya ng opisina at nagtungo sa parking area kung saan naghihintay si Denver. Habang nakasakay ng elevator ay parabang nakarinig ng kakaibang ugong ang binata. Nung una ay inakala niyang nagkaroon ng sira ang elevator dahil umugato ng bagya kasabay ng pagpatay-sindi ng ilaw. Napatingin tuloy siya sa itaas habang tila kinakabahan. Lord naman, langya naman oh. Natutop niya ang bibig matapos ma-realize sa mga sinabi kanina. Ay, sorry Lord ah. Napamura ako. Di na mauulit. Basta iligtas niyo lang ako dito. Eksaktong pagkasabi niya noon ay kusang bumukas ang sliding door ng elevator.
Paglabas niya sa parking area ay kinilabutan kagad siya dahil sobrang dilim sa basement. Ilang segundo ay bumalik din ang ilaw pero hindi pa rin nawawala ang kilabot na nararamdaman niya. Ito kasi talaga ang unang pagkakataon na masaksihan niya ang ganoon kadilim na lugar na yon na kahit ang sarili niya ay hindi niya halos makita kanina. Nagsimula siyang maglakad kasabay ng pagchat-chat kay Denver at habang nagtatype ay binibigkas niya rin yon nang hindi niya namamalayan. Uy, Denver, saan banda ka nakapark? Nandito na ako sa basement 1. Saglit siyang napainto matapos muling magpatay-sindi ang mga ilaw sa bahaging yon. Napatingin na naman siya sa mga ilaw habang kinakabahan sa mga nangyayari. At para maalis sa isip ang takot ay nagawa na lang niyang biruin ang sarili. Hindi naman nakakapagbayad ng kuryente itong building ng office namin kaya patay-sindi na ang ilaw. Natigilan na naman siya sa pagsasalita. Matapos mapatingin sa pinakasulok ng parking area, may napansin kasi siya roong pamilyar na sasakyan. Ha? Yung lumang tricycle? Nandito? Laking pagtataka niya ng mga oras na yun sapagkat kakakita niya lang sa nasabing tricycle sa kanilang lugar. Paano? Pwede ba tricycle dito? Naantala ang kalituhang nararamdaman niya ng mga oras na yon matapos marinig na mag-ring ang kanyang cellphone. Pagkakita sa pangalan ni Denver ay mabilis niyang sinagot ang tawag kasunod ng isang malakas na busina mula sa kanyang likuran. Ay lang yan naman oh! Tawang-tawa naman si Denver habang pinagmamasda ng kaibigan na hindi mawari ang ekspresyon ng mukha dala ng matinding pagkabigla. Kagad nag-drop call si Gerson at nakasimangot na lumapit sa sasakyan ng katrabaho. Gagi ka! Nagulat akong hayop ka! Bilisan mo na! Sige na, sumakay ka na! Tangik! Pagkasakay ni Gerson sa kotse, ay napatingin siya saglit sa pinagpupwestuhan ng lumang tricycle. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang wala na siyang makita roon. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lang siyang kinilabutan at mabilis na kumabog ang kanyang dibdib, na halos marinig na niya yun. Nanayuri ng mga balahibo niya sa buong kamay at batok. Namutla siya matapos makaisip ng hindi maganda. Putya, inumulto yata ako ng tricycle na yun ah. Naudlot na naman ang kakatwang iniisip ni Gerson nang tapikin siya ni Denver sa balika. Napansin kasi nito ang pamumutla ng kanyang mukha at pananayo ng balahibo sa braso. Pre, okay ka lang ba? Parang namumutla ka oh. Tapos yung mga balahibo mo nagtatayuan oh. Para kang nadjejebs ah. Hindi kaagad nakapagsalita si Gerson dahil muli na namang sumagi sa isip niya ang lumang tricycle. Pucha, baka natatay ka nga lang pre ah. Huwag mo nang pigilin, bumaba ka muna. Hintayin kita matapos tumae. Imbis tuloy matakot na mga oras na yun ay napalitan ng inis ang nararamdaman ni Gerson matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Langya, gagi, ututan ko mukha mo dyan eh. O sige na, paandarin mo na. Hindi ako natatae no, baliw ka talaga. Sigurado ka ha? Oo nga. Nabigla lang ako sa aircon ng sasakyan mo. Napakalamig. Saka, paputla naman talaga itong mukha ko eh. O sige na, larga na. Natawa na lang si Denver bago paandarin ang sasakyan. Nang mapadaan sila kung saan nakita ni Gerson na nakapark ang lumang tricycle, ay napaisip na naman tuloy siya. Hindi niya kasi maintindihan kung guni-guni lang ba ang nangyayari o totoo ang mga nakita niya kanina. Ay nako, yan ko na nga lang yun. Bumubulong-bulong ka na naman dyan. Para kang baliw tangik. Gagi. Nagtawanan na lang silang dalawa bago tuluyang umalis sa building na yon. Pagdating nila sa gimmick house, ay napalitan kagad ng kasiyahan ng kaninang kaba sa dibdib ni Gerson.
Nakita niya kasi bigla ang crush niyang babae na nung mga sandaling yon ay naroon din pala. Langya pre, ano ginagawa rito ni Zaira? Gagi, in-invite ko rin niya kanina. Nakuha ko number sa pinsan ko eh. Di ba same department sila? Ang cool no? Pormahan mo na, maunaan ka pa ng iba, tangik. Mas lalong natuwa si Gerson dahil doon. Kaya naman nagpakasaya talaga siya hanggang sa medyo matamaan na ng alak. Nang sa tingin niya ay mayroon na siyang lakas ng loob para kausapin si Zaira, ay bumalik siya sa kanilang table galing sa dance floor. Nakita niya kasi na pabalik na rin ang dalaga roon, kaya inasam niyang ito na ang tamang oras para makausap ang magandang dalaga. Kaya lang, bago pa siya makalapit, ay nakita niya na merong matangkad na binata ang lumapit kay Zaira at inakay ito. Mas nagitla si Gerson sapagkat sa harap niya mismo naghalika ng dalawa. Uy, Gerson, tama. Boyfriend ko nga pala. Hindi kaagad nakaimik ang binata dahil hindi niya ine-expect ang pangyayaring yon. Hindi naman niya kasi nakita sa building na mayroong kasamang ibang lalaki ang tipo niyang babae. Napasigaw na lang tuloy siya sa isip habang patuloy na nakatanga sa magkasintahan. Natauhan lang siya nang biglang umakbay sa kanya si Denver habang nakangiti kina Zaira at sa kasama ng dalaga. Uy! Zaira! Sino yung kasama mo? My boyfriend. Si Rani pala guys. Gulat na gulat din si Denver sa kanyang narinig at napalingon siya sa kaibigan na nung mga oras na yon ay tila natuliro dahil sa mga nalaman. Paglabas niya ng gimmick house ay napabuntong hininga na lang siya habang pinagmamasdan ang ibang matataas na building sa buong paligid. Napailing siya pagkatapos habang mapait na tinatawanan ng sarili. Pucha, sablay ka Gerson. Naunahan ka na pala eh. Ay, nako. Uy, pre, ayos ka lang ba? Napaismit si Gerson pagkakita kay Denver. Langya ka, pre. Umasa pa naman ako tapos hindi mo naman lang sinabi sa akin na meron na palang boyfriend yung si Zaira. Kakausapin ko pa naman kanina. Kung nagkataon, baka napaaway pa ako eh. Kita sa mukha ni Gerson ang sobrang pagkadismaya. Kaya naman napailing na lang si Denver habang tinatapik siya ng mahina sa likuran. Pre, hindi ko rin alam. Sorry ah. Hindi ka rin alam ng pinsan ko eh na may boyfriend na pala yan. Tara na. Doon tayo sa loob. Mag-enjoy na lang tayo. Sige pre. Una ka na. Papahangin lang ako saglit. Promise. Okay na ako. Sige. Bilisan mo ah. Mamayang alas 9, uwi na tayo. May pasok pa tayo bukas, tangik. Alalahanin mo. Pagpasok ni Denver sa loob ng gimmick house, ay tumanaw-tanaw ulit si Gerson sa mga matataas na gusali at nagmuni-muni. Ilang saglit pa'y napabaling siya sa kalsada matapos makarinig ng malakas na pagharurot ng motorsiklo na parang nakikipagkarirahan sa kalsada. Pucha, yabang naman nun. Kala mo naman eh, kaganda-ganda ng motor niya. Habang sinusundan ng tingin ang nasabing motor, ay hindi sinasadyang mahagip na mga mata niya ang lumang gusali na nasa pinakadulo ng hilerang nasa harapan niya. Natuon ang tingin niya sa posting nasa harapan noon dahil patay-sindi ang ilaw nito hanggang sa mapansin na nga niya ang lumang tricycle na nakapark na naman doon. Pusang gala. Yun na naman? Yung tricycle? Aba, malapitan nga itong hayop na to. Kanina ko pa napapansin eh. Ngayon, medyo bad trip ako. Huwag siyang paloko-loko sa akin. Naudlot siya sa pagsasalita nang makita niyang umupo ang driver na kanina ay parang nakahiga lang. Doon na nga niya naaninag ang nasabing Ginoo. Nakasuot ito ng itim na long sleeves, nakasombrero at nakashades kaya hindi niya rin nakilala.
Subalit ng mga oras na yon ay alam niyang sa kanya nakatingin ang nasabing driver. Malakas ang kutob niya ng mga sandaling yon. Langya, sinusundan yata talaga ako nito ha. Teka nga. Hindi na naman niya natapos ang sinasabi sapagkat tuluyang namatay ang ilaw sa nasabing poste. Hinintay niya muling sumindi ulit ito subalit dumating lang si Denver na para tawagin siya ulit at hindi na talaga sumindi ang nasabing ilaw. Kaya hindi na niya nakita pa masyado kung nandun pa ang nasabing tricycle o wala na. Medyo madilim kasi talaga sa area na yon. Kaya kapag malayo ay hindi nakikita kung may mga nakapwesto o wala hanggang hindi nalalapitan. Lalapitan niya nga muna sana para makasiguro at tanungin na rin ang driver ng tricycle pero tinawag na naman siya ni Denver. Pre, tara na sa loob, tangi! Maya-maya ay mag-uuwian na tayo. Sige. Eto na, kalma lang. Pupunta na ako dyan. Paglingon niya ulit sa nasabing lugar ay nakasindi na nga ang ilaw, subalit wala na roon ang lumang tricycle at ang driver nito. Dahil doon ay nagtaka na naman ng husto ang binata, kaya pagpasok sa loob ng gimmick house ay hindi na siya mapakali. Parang nawala rin ang tama ng alak dahil sa mga nangyari. Ni hindi na niya naisip pa ang tungkol kay Zaira at sa boyfriend nito sapagkat natabunan na ng kababalaghan ang pagka-heartbroken niya ng gabing yon. Pagsapit ng alas 9 ng gabi ay nagpasya na nga ang lahat na umuwi subalit ang nasa isip pa rin ni Gerson ng mga sandaling yon ay ang mahiwagang tricycle na panay ang pagpapakita sa kanya na parang sunod ng sunod kahit saan siya magpunta. Nang nasa kanto na siya ng tinitirhang village ay nagdesisyon na ngang maglakad ang binata pauwi habang patuloy pa rin na inaalala ang tungkol sa kababalaghang yon. Hindi pa man siya nakakalayo sa arko ng nasabing village ay nakarinig na siya ng tunog ng tricycle dahilan para mapalingon siya sa likuran. At dahil sa malakas na headlight ng nasabing sasakyan, kaya naman nasilaw ang binata at napatakip ng mata gamit ang kaliwang braso. Inaninag niya ito hanggang sa mapansin nga niya na kamukha nito ang tricycle na kaninang umaga pa sumusunod sa kanya. Langya, siya na naman? Nang mga oras na yon ay isa lang ang sumagi sa isip ng binata, na mayroong masamang pinaplano sa kanya ang nasabing tricycle driver kaya napatakbo siya ng mabilis para takasan lang ito. Tuluyang nawala rin ang tama ng alak sa kanyang katawan at ng mga oras na yun ay hindi niya ininda ang pagod na nararamdaman. Basta, kailangan niyang matakasan ang nasabing tricycle. Pagliko niya pakaliwa ay may liwanag na naman na galing sa isa pang tricycle ang sumalubong sa kanya. Bumusina ang nagmamaneho noon bago magsalita. Sasakay po ba kayo? Hindi po man nakikita ni Gerson ang nagmamaneho ng tricycle dahil sa bahagyang pagkasilaw ay sumakay na kagad siya sa loob para lang mataguan ang inaakala niyang humahabol sa kanya. Sa phase 6 lang po, sa dormitory. Pakibilisan lang po kuya. Hindi po man siya natatapos sa pagsasalita, ay humarurot na kaagad ang driver. Napalingon pa nga si Gerson sa kabila para sipatin ang inaakala niyang humahabol na tricycle sa kanya. Subalit nakalagpas na pala yun. Nakahinga siya ng maluwag matapos maintindihang mali pala siya ng akala. Dahil doon ay napatapik siya ng noo sabay sita sa sarili. Buti ka, Gerson. Masyado ka namang napaparanoid eh. Kung ano-anong iniisip mo eh. Napagkamalan mo pang masamang tao yung tricycle driver kanina. Buti ka talagang tao ka oh. Naudlot na naman ang pagsasalita niya dahil biglang sumabat ang nagmamaneho ng sinasakyan niya. Ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka mapakali ah. Para kang nagmamadali at hingal na hingal.
Ano ba nangyari? Pwede bang malaman? Noong una'y hindi muna pinansin ni Gerson ang Ginoo dahil bihira naman kasi sa lugar na yon na makipag-usap ang mga tricycle driver sa kanilang mga pasahero. Subalit, para hindi na rin siya masabing suplado ay tumugon na rin siya sa mga tanong. Pero siyempre, hindi niya sinabi ang tungkol sa lumang tricycle at nagmamaneho noon na parabang sinusundan siya dahil baka mapagkamalan pa siyang weirdo o nawawala sa sarili. Ano po kasi, kuya eh? Ano po? Bad trip lang po. Bad trip? Bakit naman? At saka kanino? Nag-isip muna saglit ang binata kung anong ikukwento bago muling nagsalita. Hindi ko lang kasi ini-expect na yung babaeng nagugustuhan ko sa opisina eh, may boyfriend na pala. Panira yung lalaking yun. Puporma ako na sana yung girl eh. Kaso, yun nga, nauna na pala ako. Halos hindi na naman niya natapos ang huling sinasabi sapagkat biglang tumawa ng tipid ang driver. At dahil sa malalim ang tono ng boses ng Ginoo, kaya naman kakaiba ang hatid na pagtawa nito para kay Gerson. Bigla siyang nangilabot. Nilamig na lang siya bigla kaya pasimple niyang sinilip ang mukha ng Ginoo. Subalit hindi niya naman masyadong maaninag. Madali lang naman yan eh. Gusto mo ba gawan natin ang paraan? Napangiti ng sarkastiko si Gerson bago ulit sumagot ng pabiro. Nako po Manong, kung pwede nga lang silang paghiwalayin eh, ginawa ko na. Kahit bukas na bukas din kaagad. Pag nakita ko talaga yung lalaking yun dun sa building namin, nako, tutulak ko siya sa terrace. Gusto mo bang ako na lang ang gumawa? Biro lang po. Hindi ka dapat nagbibiro ng ganon. Tila nahiya rin si Gerson sa kanyang sarili matapos masabi ang masasamang bagay tungkol sa boyfriend ni Zaira. Pasensya na po. Natangay lang ako ng emosyon ko. Binabawi ko na po pala yung masamang sinabi ko. Kumutok pa ang binata sa gilid ng tricycle ng tatlong beses kasunod ng pagpalo sa sariling bibig. Subalit natigilan din siya sa kanyang ginawa dahil muling nagsalita ang tricycle driver. Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo na mababawi ang sinabi mo. Po? Napakunot noo ang binata at muling sinipat ang nagmamaneho ng eksaktong mapadaan sila sa posting may ilaw. Doon niya tuluyang naaninag ang suot nito. Nakasuot ng itim na long sleeves, sombrero at shades. Pagkakita niya sa mga yun ay nanumbalik sa kanyang alaala ang itsura ng tricycle driver na parabang kaninang umaga pa nagmamatsyag sa kanya. Matapos siyang mapagtanto ay bigla siyang napatingin sa loob ng tricycle at doon niya lang din napansin na kinakalawang na ang loob noon dahil sa kalumaan. May pangilan-ngilan pa siyang lumot na nakita sa hawakan. Pagkatapos noon ay doon niya lang din naamoy ang tila pinaghalo-halong amoy ng nabubulok na kalawang, lumot at patay na daga. Nang mapalinga ang tingin niya sa manibela kung saan naroon ang kamay ng nagmamaneho, ay sa kanya lang din napansin ang mga daliri nitong inaagnas na. Pagkakita sa mga yun ay mabilis na sumaklob sa pagkatao ni Gerson ang matinding pagkagimbal. Nanlamig siya at magkakasunod na nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Parabang nanlaki ang kanyang mga ulo. Matapos ma-realize na nakasakay na siya sa tricycle na kung saan ay kanina pa niya iniiwasan. Sa wakas ay mayroon din akong naisakay na bagong pasahero. Kasunod na mga sinabing yon ng Ginoo ay ang napakalakas na paghalakhak nito na mas lalong nagbigay takot sa buong pagkatao ng binata. Ang malalim nitong boses samang tumatawa ng malakas ay parang galing sa dyablo na biglang sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Nahintakutan ng husto si Gerson kaya napasigaw siya ng malakas.
Langya! Tulong! Tulong! Mas lalo pa siyang nahintakutan nang biglang humawak sa braso niya ang naaagnas na kamay ng tricycle driver. Hindi na nag-alinlangan pa si Gerson ng mga oras na yon. Tumalon siya sa tricycle at gumulong-gulong sa kalsada kasunod ng pagtama ng kanyang noo sa humps. Dahil doon ay nakaramdam siya ng matinding pagkahilo subalit sinubukan niya pa rin tumayo kahit tila nagdidilim na ang kanyang paningin. Nang makasandal na siya sa isang poste ay inaninag niya ang nasabing tricycle at ang nagmamaneho rito subalit wala na yun doon. Ang huling nangyari na natatandaan na lang niya ay ang pag-alulong ng mga asong malapit doon. Sa sobrang takot, pagod, pangamba at pagkahilo ay tuluyan nang nawalan ng malay ang binata. Ilang oras lang ding nakalipas ay nahimasmasan na si Gerson. Nagising na siya na nasa ER kaharap ni Denver. Ayos na rin ang lagay niya dahil hindi rin naman daw ganoon kalala ayon sa doktor na nagsuri. Halos mag-uumaga na nang makalabas siya ng ospital. Nagpasama na rin muna siya sa pamunuan ng mga tricycle drivers sa kanilang village para ipablatter ang nasakyan niyang tricycle. Nang i-check nila ang CCTV, ay laking gulat nga ng lahat dahil wala naman silang nakitang kakaibang nangyari maliban na lang noong tumatakbo lang si Gerson. Pagkatapos noon ay parabang tumalo na ang kuha ng kamera kaya wala yung nasagap na kahit na ano kundi naabutan na lang doon na nakita siyang nakahandusay na sa kalye. Kaya wala rin naging saysay ang pagrereklamo niya sa asosasyon sapagkat wala namang nakitang matibay na ebidensya. Eksakto 3:30 ng umaga. Habang nasa sasakyan sila at ihahatid na siya ni Denver ay napatanong pa yun sa kanya. Ano ba kasi talaga nangyari, pre? Buti na lang nakontak ako ng mga nagatid sa iyo sa ospital. Ewan ko nga kung maniniwala ka, pre. Simula pa kahapon na madaling araw, may lumang tricycle nang sumusunod sa akin. Naalala mo yung tulala ako sa parking lot ng building office natin? Nakita ko rin yun. Pati rin sa gimmick house. Habang nagmamaneho ay patuloy lang na nakikinig si Denver. Pre, maniwala ka man o hindi, kaya hindi na-record sa CCTV yung nangyari kasi yung nasakyan ko hindi naman talaga totoong tao at tricycle. Nang saglit na lingunin ni Denver ang kaibigan ay nakita niyang napayakap si Gerson sa sarili habang tila takot na takot sa pag-aalala ng mga pangyayari. Sigurado ka ba, pre? Baka alasing ka lang kanina. Di ba naparami tayo ng inom? Hindi, pre. Seryoso ako kasi paghawak niya sa braso ko, nakita ko talaga na naaagnas yung kamay niya. Tapos yung tricycle, sobrang kinakalawang, nilulumot pa. Kaya rin pala parang nangangawi patay na daga eh. Putik yan. Bakit sa akin pa nagpakita yun? Putsa talaga oh. O sige, sige na. Huwag mo nang pakaisipin pa yan masyado, pre. Nandito na tayo sa inyo oh. Kung gusto mo, samahan na lang kita muna dyang matulog. O kahit huwag ka na muna pumasok bukas. Sige, pre. Samahan mo na lang muna ako. Kasi nakakayaman na minin ha. Hanggang ngayon talaga natatakot pa rin ako sa nangyari. Pero sasabay pa rin akong pumasok bukas. Alam mo naman na bawat araw eh mahalaga sa akin. Pagpasok nga ng dormitory ay saglit kaagad nagpahinga ang magkatrabaho. Alos ilang araw lang ang tulog nila at nagising din eksakto 5:30 ng umaga na. Kaagad nag-asikaso ang magkaibigan at pagsapit ng 6:30 ng umaga ay nagbiyahe na sila papunta sa opisina. Mabuti na lang din ay hindi sila na late dahil mabilis magmaneho si Denver. Mabilis na lumipas ang araw na yon at dahil sa magandang kaganapan sa opisina ay halos nakalimutan na ni Gerson ang mga pangyayari. Pagsapit ng lunch break ay nagpa siya ang binata na lumabas ng building office para makapagkape. Medyo inaantok pa rin siya dahil sa puyat gawa ng nangyari kagabi.
Paglabas ng coffee shop, ay papasok sana siya sa main entrance ng building, kaya lang ay napansin niyang maraming tao na parang mayroong pinagkakaguluhan. Ha? Ano yun? Siguro may famous vlogger o celebrity na naman ang napadaan dyan sa building namin. Ay nako, sa kabila na nga lang ako dadaan. Nakakaya tong mukha ko, may benda pa sa noo. Dumaan ang binata sa likuran hanggang sa mapadpad siya sa parking area. Habang naglalakad papunta sa elevator ay napansin na naman niyang biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Saglit siyang napahinto at napatingin sa mga ilaw hanggang sa biglang bumalik sa normal ang lahat. Nang magsimula na siyang humakbang ulit, ay naaninag nga niya ang pamilyar na bagay na dahilan ng muling pagsilay ng takot sa buo niyang katawan. Mula sa pinakadulo ng parking na kahilera ng dinaraanan ni Gerson, ay nakita niya ang tricycle na umaandar papalapit sa kanya. Tila nakapatay ang makina nito, kaya naman walang ingay na nangyayari. Pagkakita rito, ay bigla na lang siyang naistatwa dahil sa takot. Unti-unti ring nilamig ang kanyang katawan na mga sandaling yun. Gumapang ang kilabot simula sa paanan, papunta sa tuhod at saka ito nagpaikot-ikot sa kanyang tiyan, kaya naman para siyang nasukahan ng mga oras na yun. Dala ng tensyon na unti-unting namamayani. Mas dumoble ang bilis ng tibok ng kanyang puso na parang may mga dagang gustong kumawala sa sobrang pagkabog. Nang umabot sa batok niya ang kilabot ay napahawak siya sa noong nagalusan kagabi dahil bahagya yung sumakit. Tila lumobo rin kasi ang kanyang ulo habang papalapit ng papalapit ang nasabing tricycle. Subalit walang nagmamaneho rito. Nang nasa harapan na niya ito, ay biglang huminto ang nasabing tricycle, kasunod ng makakasabay na pagpatay ng ilaw sa buong parking area. Lalong kinabahan ng gusto si Gerson dahilan para manginig ang kanyang tuhod at lalong hindi makakilos. Pagbukas ng ilaw, ay wala na roon ang kinakalawang at nilulumot na tricycle. Bumalik na rin sa normal ang lahat pero ang takot sa puso't isipan ng binata ay hindi pa rin nawawala hanggang sa mga oras na yun. Dahil sa nangyari kanina ay napaluhan na lang ng tahimik si Gerson at tila bumalik na lang ang kanyang ulira nang mayroong bumusinang sasakyan sa kanyang likuran. Patakbo siyang nagtungo sa elevator. Subalit nang makita niya na under maintenance yon, ay tumakbo siya sa fire exit at doon tumakbo pa itaas. Pagdating sa ground floor ay nadaanan pa rin niya ang mga taong nagkukumpulan sa tapat ng main entrance. Wala sa sarili siyang napalapit doon dahil sa kakaibang pakiramdam. Doon niya lang din na-realize na iba ang pinagkakaguluhan ng mga tao na mga sandaling yon. Ano bang nangyayari? Habang palapit siya sa mga taong nagkukumpulan, ay unti-unti niyang naaninag ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Mula sa sahig ay natanaw niya ang sariwang dugo kaya nagsimula na siyang kutuban. Ilang saglit pa nga'y narinig niya ang pamilyar na boses na pumapalaho sa pag-iyak. Ha? Zaira? Nakipagsiksikan siya. Hanggang sa makita na nga ang dalaga na kalong-kalong si Rani na duguan ng mga sandaling yon. Ganun na lang ang gulat ng binata pagkakita kay Rani na duguan ng ulo. Natutup niya ang bibig habang pinagmamasdan ang magkasintahan. Pagkalaon ay napatingin siya sa itaas. Mayroong kasing teray sa fourth floor ng building at sinasabing doon nga raw nahulog ang boyfriend ni Zaira ayon sa mga nakikiosyoso. Paglingon doon ni Gerson ay naaninag niya ang lalaking nasa anim na talampakan ng taas. Nakasuot ito ng itim na long sleeves, sombrero at shades. Pagkakita niya roon ay mayroon siyang biglang naalala. Kaya napasigaw siya sa isipan habang takot na minamasdan ang nasabing nilalang. Yung tricycle driver,
siya yung gumawa nito. Dala ng matinding takot ay nabitiwan niya ang kaping hawak, dahilan para mapatingin tuloy sa kanya ang iilang tao. Pagkatapos noon ay bigla siyang tumakbo papunta sa banyo para doon magsumiksik at magtago. Pagpasok sa isang cubicle ay nanginginig siyang napaupo habang tahimik na umiiyak. Bigla na naman kasing sumagi sa isipan niya ang naging usapan nila ng nagmamaneho sa kinakalawang at nilulumot na tricycle. Naku, Manong, kung pwede nga lang silang paghiwalayin eh, ginawa ko na. Kahit bukas na bukas din kagad, pag nakita ko talaga yung lalaking doon sa building namin, itutulak ko siya sa terrace. Gusto mo ba ako na ang bumaba? Hindi ka dapat nagbibiro ng ganun. Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo na mababawi ang sinabi mo. Hindi akong gumawa nun. Yung inaagdas na tricycle driver yun, bakit niya ginawa yun? Hindi ko naman siya inutusan eh. Kasunod ng mga alaalang yun, ay bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw sa banyo. Nadidinig pa ng binata na nag-ground ang kuryente kaya napatingala siya pagkalaon. Nang tuluyang mamatay ang ilaw ay natigilan si Gerson habang seryosong nakikiramdam sa labas ng cubicle. Nagpunas na siya ng mga luha, subalit ang panginginig ng kalamnan niya'y hindi pa rin nawawala hanggang sa mga oras na yun. Takot na takot pa rin kasi siya matapos maalala ang usapan nilang yun. Ilang saglit pa'y narinig niyang tumunog ang pinto ng banyo, sinyalis na mayroong pumasok. Nabawasan ang kaba ng kanyang dibdib nang marinig ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol kay Rani na nahulog mula sa fourth floor. Subalit sa pag-aakalang okay na ang lahat, bigla na lang tumawa ang mga boses sa labas ng cubicle hanggang sa maging isa na lang ito. Nagitla si Gerson nang marinig ang pamilyar na tinig. Ang boses na malalim na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang nakakakilabot na tinig ng naaagnas na tricycle driver. Ginawa ko na ang sinabi mo, Gerson. Mas lalong nangilabot ang binata pagkarinig sa mga sinabi ng masamang espiritu. Sinundan niyo ng halakhak na parabang nanggagaling sa impyerno. Dahil doon ay mas lalong nasindak ang binata na nasa cubicle. Hindi na niya alam ang gagawin niya ng mga oras na yon at dahil sa tindi ng takot na nararamdaman ay napaihina siya sa pantalon. Nagpatuloy naman sa pagtawa ang naaagnas na driver hanggang sa muling nagpatay sindi ang mga ilaw. Kasunod noon ay bigla na lang itong nagputukan kaya napasigaw na ng husto si Gerson dahil sa takot. Tigilan mo na ako! Ano bang kailangan mo sa akin? Parang hawa mo na! Tumigil ka na! Lubayan mo na ako! Monyo ka! Tula! Habang sinasabi ang mga yon, ay patuloy ding tumatagas ang ihi ng binata sa salawal. Napatakip-tenga na lang si Gerson sapagkat para na siyang nababaliw dahil sa takot. Ilang saglit pa nga ay tumahimik na ang buong paligid hanggang sa bigla na lang may kumalabog sa pinto ng cubicle kung saan naroon si Gerson. Sinundan na naman yon ng malalalim na halakhak kaya napapikit na lang si Gerson habang nagsusumiksik sa gilid ng bowl. Tulong! Kahit sino pa nandyan, tulungan niyo ako! Maya-maya pa nga ay naramdaman na na mas lalong bumigat ang aura sa buong banyo. Pagkatapos noon ay bigla na lang may nahulog sa paanan niya, kaya naman napadilat siya at napatingin. Pagkakita niya sa sirasirang shades ay hindi rin sinasadyang mapalingon sa itaas ng pinto. Doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang nakakasindak na mukha ng tricycle driver. Halos lumabas na ang bungo niyon dahil sa pagkaagnas. Nakaluwa na ang kaliwang mata habang ang kanang kamay ay tuluyan ng nabubulok.
Ngumiti ito sa kanya habang nakasampa sa itaas ng pinto ng cubicle. Gusto ko lang naman ito pa rin ang hiling ng pasahero ko. Humalakak na naman ng masamang espiritu hanggang sa maglaglaga ng piraso ng ngipin ito pati na rin ang matang nakalaylay. Pagkakita roon ni Gerson ay mas tumindi ang panginginig ng kanyang kalamnan na tila ba sumagad na hanggang sa buto. Nagabol na rin siya ng hininga dahil sa takot. Para bang aataki na siya sa puso ng mga oras na yon habang pinagmamasdan ang naaagnas na mukha ng masamang kaluluwa na tuwang-tuwa pa sa mga nangyayari. Isasakay na kita pa uwi, Gerson. Tumalong ka kasi kagabi. Nang tila mauubusan na ng hangin ang binata ay saka naman niya narinig ang malakas na pagkalabog ng pinto ng banyo. Kasunod noon ay nadinig niya ang nag-aalalang boses ni Denver na isinisigaw ang kanyang pangalan. Pre! Gerson! Nasaan ka ba? Nandito ka ba sa banyo? Pre, sumagot ka naman oh! Yun na ang huling naalala ni Gerson bago tuluyang magdilim ang paningin niya. Kinabukasan, marahang nagmulat ng mga mata si Gerson dahil naririnig niya ang boses ni Denver na kausap ang ilan pang pamilyar na boses. Pagkakita sa kanya ng mga ito na nagising na, ay kaagad silang tumawag ng doktor para tingnan siya. Sa kabutihang palad ay naging maayos naman ang lagay ni Gerson. Ang isa sa tinitingnan ng doktor na dahilan kung bakit siya nahimatay ay ang sugat niya sa ulo matapos daw mauntog nang siya'y tumalon sa tricycle. Ilang araw pa ang lumipas. Pagsapit ng weekend ay pinayagan na rin ang binata na makauwi sapagkat wala namang nakitang komplikasyon sa kanyang katawan. Pinayuhan din muna si Gerson na magpahinga ng isang linggo. Kaya napaaga ang bakasyon niya sa trabaho. Maraming mga events ang hindi niya naatenan, pero wala siyang magagawa sapagkat kailangan niyang magpagaling. Halos gabi-gabi rin siyang dinadalaw ng naaagnas na tricycle driver sa kanyang panaginip. Nasa tingin niya'y totoong nangyayari at hindi basta panaginip lang. Kaya naman sa tulong ni Denver ay naganap sila ng taong maaaring makatulong. Pre, may dinala ako rito. Si Josh nga pala. Kakilala siya ng pinsan ko. Isa siyang paranormal expert. Baka sakaling makatulong siya sa nangyayari sa iyo ngayon. Salamat talaga pare ha. Buti na lang talaga nandito kay. Nagsimula ngang ikwento ni Gerson sa paranormal expert ang tungkol sa nangyari na una niyang naranasan noong Miyerkules, December 13. Nang marinig ni Josh ang kwento, ay siya naman ang nag-explain ng mga naobserbahan niya. May malaking kanal ba sa lugar niyo? Oo, yung dumudugtong papunta sa ilog ng siyudad. Doon nga isinalaysay ng paranormal expert ang tungkol sa nagmumultong tricycle driver. Kaya nakikita mo siya nung araw na yon. Ay ganun araw siya namatay. Taon-taon siyang nagpapakita at gumagala sa lugar na ito. Ikaw lang ang natsyempohan niyang nakikita at sumasagot sa tawag niya. Hindi nakaimik sina Gerson at Denver matapos marinig ang unang salaysay ng paranormal expert. Pagkalaon ay nagpatuloy yon sa pagsasalita, kaya taintim na nakinig ang magkaibigan. Ang mga ligaw na kaluluwa lalo na ang hindi matahimik o naging masamang espiritu na. Malakas ang kakayahan nilang makagawa ng masama kahit labag yon sa batas ng kabilang buhay. Distinct na silang mapunta sa impyerno kaya ginagawa na lang nila ang gusto nila katulad ng pananakot, pananakit at kung minsan ay pagpatay. Naalala tuloy ni Gerson ang nangyari kay Rani. Mabuti na lang din sa milagro at biyaya ng Diyos ay nabuhay ang binatang yon na hanggang ngayon ay nasa pagamutan pa rin at nagpapagaling.
Kaya sa oras na makakita kayo ng mga kaluluwa, mabuti man sila o masama, huwag na huwag kayong makikipagkasundo o makikipag-usap. Hindi palaging totoo yung mga napapanood natin sa mga pelikula na tinutulungan ng mga espiritu para matahimik sila. Palaging may kapalit ang lahat ng bagay. Pagkatapos ng ilang oras pa nilang pag-uusap, ay ipinagdasal na ng paranormal expert ang buong bahay ni Gerson. Nagbigay din ng lalaki ng pangontra para hindi na siya gambalain pa ng nasabing masamang espiritu ng naaagnas na tricycle driver. Pagkalipas ng mga araw ay naging normal na ulit ang takbo ng buhay ni Gerson. Patuloy niyang ipinapanalangin si Rani na tuluyan ng makarecover para kay Zaira. Wakas!